Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa linggong ito. Lunes, July 17, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang briefing and site inspection ng Clark Multi-Specialty Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Dito sinabi ng Chief Executive na pagagandahin ng kanyang administrasyon ang healthcare system ng Pilipinas. Karapatan na niya ng bawat Pilipino na magkaroon ng akses sa serbisyong medikal at sa pamamagitan ng proyektong pagpapatayo ng mga specialized hospitals ay maihahatid nito ang maayos na healthcare system sa bawat isa. Pagkatapos ito, igad namang nagtungo ang Pangulo sa San Fernando, Pampanga at sinaksihan ang paglagda sa Memorandum of Agreement hinggil sa pagtatatag ng kadiwa ng Pangulo sa mga LGU sa buong bansa. Balik naman ang Pangulo sa Malacanang para sa kanyang ikatlo at ikaapat na aktibidad at ito ay ang pagharap sa 2023 Very Important Pinoy Tour na ginawa sa Aerosol ng Malacanang at pangunguna sa paglulunsad ng ELGU platform. Martes, July 18, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Maharlika Investment Fund. Ayon sa Pangulo, ang pagkakaroon ng Sovereign Wealth Fund ay magpapalawak sa fiscal space ng pamahalaan at magpapagaang sa pressure upang matustusan ang mga infrastructure projects. Kasabay nito ay tiniyak ng Pangulo na paiirali ng transparency, accountability at good governance sa pagpapatupad ng investment fund. Kinahapunan ay pinangunahan naman ni Pangulong Marcos ang paglulunsad ng food stamp program sa Tondo, Maynila. Dito ay sinabi ng Pangulo na hangad niyang makaahon sa hirap at gutom ang maraming mga Pilipino para hindi na kailanganin ang mga programang tulad ng 4-P's at food stamp program. Kapag nangyari ito, sabi ng Pangulo, ay nangangahulugan lamang na wala ng mga ngailangan ng tulong ng gobyerno. Ibig sabihin ay may trabaho na ang mga ito at kaya ng pakainin ang kanilang pamilya. Miyerkules, July 19, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang 7th National Economic and Development Authority Board meeting sa Malacanang. Dito iniprubahan ang rehabilitation project sa NAIA, ang implementasyon ng Samar Pacific Coastal Road 2 project at ang Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation sa mga mabababang lugar sa Pampanga Bay. Ganun din ang Mailitubog Marigadao Irrigation Project Stage 1 at ang Cebu Bus Rapid Transport Project. Dumaan si Pangulong Marcos Jr. sa 125th anibersaryo ng Department of Foreign Affairs na ginawa sa Palasyo ng Malacanang. Dito ay pinuri ng Pangulo ang mga taga-kagawaran partikular sa kung paano nagtatrabaho ang mga ito na ani tahimik lamang na gumagawa. Kasunod dito ay naging bahagi din ng aktibidad ng Chief Executive ang pagdalo sa inaugurasyon ng LRT Line 1 4th Generation Light Rail Vehicles sa lungsod ng Pasay. Sinabi ng Pangulo na makakatulong ang nasabing proyekto para mabawasan ang matinding traffic congestion at air pollution. Huwebes, July 20, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang 200 commencement exercises ng Philippine Merchant Maritime Academy. Dito ay binigyan din ng punong ekutibo na dapat mapanatili ang magandang pangalan ng Pilipinas sa maritime industry sa buong mundo. Biyernes, July 21, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng 3 core road projects sa ilalim ng Improving Growth Corridors in Mindanao Road Sector Project sa Zamboanga, Sibugay. Dito ay siniguro ng Pangulo na magtutuloy-tuloy ang pagtatayo ng mga proyektong infrastruktura sa iba't ibang bahagi ng bansa gaya ng mga daan, mga tulay, daungan at paliparan. At mula Zamboanga, Sibugay ay lumipad pabalik ng Metro Manila ang Pangulo para pangunahan ang pagpapalit sa liderato ng Armed Forces of the Philippines. Direktiba ng Pangulo kay bagong AFP Chief of Staff General Romeo Browner i-recalibrate ang internal security operation kasabay ng pagtiyak sa commitment ng kanyang administrasyon na patuloy na ipatutupad ang modernisasyon sa AFP. Mula AFP ay bumalik ng Palasyo ang Pangulo para sa paglulunsad ng DMW Mobile App. Sa naging mensahe ng Pangulo kaugnay ng paglulunsad ng nasabing app, ipinahayag nitong bahagi ito ng commitment ng gobyerno sa mga OFW na sila ay mapagsilbihan. At yan ang naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.